For session 7. Today we're going to talk about the baptism of the Holy Spirit. What is it? What's the controversy surrounding it? And how does the Bible explain it? Let's commit this to the Lord first. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. It is a beautiful day. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. We commit to you this day, and not only this day, but even this learning time in particular. We pray that everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Let's give the Lord a clap of praise. Before we proceed, don't forget to get a copy of my 2 newest ebooks about the Holy Spirit. The Spirit of Grace, a grace-based study on the person of the Holy Spirit. And also, The Works of the Holy Spirit, a biblical study on the works of the Holy Spirit. Please get your copies ng dalawang bagong release na e-books. Makukuha nyo po ang mga kopya ng bagong e-books na ito kasama po ng mahigit sa 100 pamagat na mga babasahin through Charito Shop, the official online shop of EMI. You can see the link on your screen. Today, we are going to talk about another controversy surrounding the teaching about the Holy Spirit. We are going to talk about the baptism of the Holy Spirit. This is very controversial to some, if not to all. The religious controversy of it, as viewed by other denominations, is this. Baptism of the Holy Spirit is a second experience after salvation with the initial evidence of speaking in other tongues as they read in the book of Acts chapter 2. Ang kontrobersyang bumabalot po dito ay ang paniniwala ng ibang denominasyon na ang baptism of the Holy Spirit ay hiwalay at pangalawang karanasan matapos kang maligtas na ito'y mangyayari sa isang Kristiyano na mayroong ebidensya ng pagsasalita ng iba't ibang wika. Nang ibig sabihin, hanggang hindi ka nag-speak in tongue, hindi ka baptized ng Holy Spirit, ayon sa kanila. Ito po ang kontrobersya. Lahat ba ay nag-speaking in tongue? At kailangan bang mag-speaking in tongue para mabaptize ng Holy Spirit? Yan ay pangkaraniwang naririnig nating katuruan sa grupo ng mga charismatic o kaya sa grupo ng mga Pentecostals. Kanila pong isinasama ang katuruan ng pagsasalita ng iba't ibang wika sa katuruan ng bautismo ng Espiritu Santo. Ito ba ang tinuturo ng banal na kasulatan? Paano po ito ipinaliwanag ng Biblia? We have to be faithful to the text. Yan po ba talaga ay turo ng Biblia o turo lamang ng mga charismatics at mga Pentecostals? Ano po ba ang paliwanag sa atin ng Biblia patungkol po dito? Ang kontrobersya po dito ay ito, speaking in other tongues. Ito po ba ay para sa lahat? At totoo ba na pag hindi ka nag-speaking in tongue, hindi ka baptized ng Holy Spirit? At ito rin ay maaging maging potential na problema ng iba ay pilitin mag-speaking in tongue o turuang mag-speaking in tongue upang sila'y mabaptize ng Holy Spirit. Kaya ang iba po ay pinapalapit sa altar, inaasistahan po sila ng mga ushers o kuminsan ng mga pastor at pastora, sila'y bubulungan at mamaya ng kaunti, magsasalita na sila ng iba't ibang wika at di umano ayon sa kanila, sila'y baptized na ng Holy Spirit. Is that so? Yan ba talaga ang teaching ng Bible? Tama po ba ito?
Ito po ba ay nasa Bible? Kaya ang series po natin is all about The Bible Explains. Paano ito ipinaliwanag ng Biblia? Let's begin. Let's talk about this. Let's approach this controversial topic with an open mind. Lalo na po sa mga nanonood sa broadcast na ito. Wala pong layunin si Bishop Emi na patamaan o saktan ang sinuman o maging ang simbahan o pangkat ng mga simbahan o denominasyon. We just want to be as honest as we can be as we look at the scripture. Ano ang paliwanag ng Bible dito? How does the Bible explain this? How does the Bible explain the baptism of the Holy Spirit? Let's begin. The first question we need to ask is, what is the baptism of the Holy Spirit? Let me give you the definition. Baptism of the Holy Spirit, it is the work of the Holy Spirit by which He places the believers into the body of Christ at the moment of salvation. In short, dito po sa definition na ito, makikita natin that this is the work of the Holy Spirit. Gawain ito ng Banal na Espiritu, hindi ng pastor, hindi ng obispo, hindi ng simbahan. Hindi po simbahan ang nagbabautismo, hindi pastor o hindi po bishop. Ito'y gawain ng Banal na Espiritu. Pangalawa, hindi po ito hiwalay sa iyong kaligtasan o kasunod na karanasan pagkatapos ng iyong kaligtasan. Ito po'y nagaganap sa sandali ng iyong kaligtasan. Ito po'y nangyayari at the moment of your salvation. Ang bautismo ng Espiritu Santo'y para lang sa mga ligtas, hindi para sa lahat ng tao. Ang baptism of the Holy Spirit is exclusive only for the saved people. Kailangan ligtas ka na muna, tinanggap mo na ang Panginoong Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, and then you will be baptized by the Holy Spirit by placing you into the body of Christ. And we will explain it even more as we proceed in our discussion. Now look at the text, John chapter 20, verse 21 to 22. Bago umakyat ang ating Panginoong Jesus sa langit, tinanggap na ng mga alagad ang Banal na Espiritu. Now, this is very important. Now, look at the verse. John chapter 20, verse 21 to 22. As Jesus said to them, He was talking to His disciples. This is after the resurrection, before He went up to heaven. You have to understand the context. Bago siya umakyat sa langit, sinabi niya ito sa kanyang mga alagad. Peace to you as the Father has sent me, I also send you. Verse 22. And when He had said this, pagkasabi niya, yung sinabi niya sa verse 21, He breathed on them and said to them, He was talking to His disciples, right? He said to them, what did He say? Receive the Holy Spirit. He breathed on them and He said to them, receive the Holy Spirit. In short, bago umakyat ang ating Panginoon Jesucristo, natanggap na nila ang Banal na Espiritu. Sila po ay tinatahanan na ng Banal na Espiritu. And you need to underscore this. Ito'y naganap pagkatapos niyang mamatay, muling mabuhay, at bago umakyat sa langit. Ibig sabihin, available na po ang salvation because of the finished work of Christ. Dahil sa tinapos na gawa ni Kristo, available na po ang born again experience. Available na po ang salvation and redemption. Absolutely free through the finished work of Jesus on the cross. So, sila po ay ligtas na. Bakit? Sapagkat natapos na ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo.
Then he said to them, receive the Holy Spirit. They already received the Holy Spirit. Natanggap na nila at that moment. He breathed on them and he said, receive the Holy Spirit. Pero strangely, natanggap na nila ang Holy Spirit, and yet Jesus said, they will receive the baptism of the Holy Spirit. After that, sa makatwid, tumatahan na sa kanila ang Espiritu Santo, pero kailangan pa silang mabaptize ng Holy Spirit. Jesus said that. Acts chapter 1 verse 5. Jesus said to his disciples, this is before he went up to heaven, for John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Now, tignan niyo po ang construction ng sentence. Sinabi niya ito bago siya umakyat sa langit. You will be baptized. Baptized na, hindi pa. Hindi pa. Kasi you will be. Ano po yung you will be? Mangyayari pa lang o nangyari na? Mangyayari pa lang. Kailan? Nung panahong sinabi niya ito. Hindi sa panahon natin ngayon. Kasi binabasa na lang po natin yung tagpo na nangyari na. Correct? Nangyari na po ito. Hiningahan na niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, tanggapin niyong Espiritu Santo. Yun po'y hiwalay na tagpo. Nandun sila sa loob ng silid. At ito po ay isa na namang tagpo bago siya umakyat sa langit. Ang sabi niya, in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. This means that they already have the Holy Spirit, John 20:22. And yet they still need to be baptized with the Holy Spirit in a few days. Bakit? The question is why? Because the church has not born yet. Sa panahong ito na sinabi ito ni Jesus, hindi pa ipinapanganak ang simbahan. Kaya mangyayari pa lang. Kailan? Ilang araw mula ngayon. Sabi ni Jesus, in a few days, I am talking to you, watch out, in a few days, you will be baptized with the Holy Spirit. Why? Because the church will be born and they will be placed into the body. Yun po yung baptism of the Holy Spirit. And true enough, Acts chapter 2 records that story. Let's look at the verse. Acts chapter 2 verse 1, following verses. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Yun pong Pentecost, ito po ay isa sa mga pista ng mga Hudyo. Meron po silang pitong pista. Ito po'y isa sa mga pumosong pista. Ang ibig sabihin ng Pentecost, Pentecostes, Pentecostes, ang ibig sabihin po niya na ay 50th, panglimampu, 50th. Ang tawag sa Hebrew po nito ay Shabuot. Ito po'y pista ng mga Hudyo kung saan sila po ay nagse-celebrate ng Pentecost. Kaya dito naganap ang pagbaba ng banal na Espiritu at dito naganap ang kapanganakan ng church. Dito rin naganap ang sinasabi po nilang nagsalita ng iba't ibang wika ang mga naroon na dinatnan ng banal na Espiritu. Pentecost. Now look at the verse. When the day of Pentecost came, they were all together in one place, in the upper room. 120 people in the upper room. Verse 2. Suddenly, a sound like a blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. Natatandaan nyo po, diniscuss natin, yun po mga symbols of the Holy Spirit. At isa sa famous symbol of the Holy Spirit is the wind. Remember that? It could be a soft wind.
And it could also be a strong wind. Dito po, mga kabatid, ay malakas na hangin. Tulad ng ipo-ipo, malakas na hangin, the blowing of a violent wind, came from heaven and filled the whole house where they were sitting. Something happened there. Verse 3. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. They saw in a vision na mayroon pong mga tongues of fire sa ibabaw ng kanilang mga ulo. And I am sure this is not literal, or else their head will be burned. Right? Siguradong hindi ito literal na apoy dahil sunog ang kanilang mga buhok at ulo. Ito'y vision. Nakita nila sa kanilang pangitain. And look at the verse. They saw what seemed to be. Parang mga apoy. Di lang apoy. Parang. Yun po ang kanilang tingin. Parang mga dilang apoy na nasa kanilang mga ulo. And something happened in verse 4. Yun yung controversy. At yung controversy sa verse 4. All of them. How many of them? All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Nagsalita sila ng iba't ibang wika gaya ng ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Mga kapatid, lahat ng naroon, 120 believers, disciples, who were in the upper room when the Holy Spirit came, the church was born, all of them, without exception, all of them spoke in other tongues as the Spirit enabled them. Ang ginawa po ng iba, nang binasa po ang particular na verse na ito, they focus on the speaking in tongues, which is not the main thing of Acts chapter 2. It is only a sideline, not the main line. The main line is the birth of the church. And speaking in tongue is the means by which it was ushered into. Ang pinokus ng iba, charismatic at Pentecostal, ay yung speaking in tongue. Dahil kasama po yun sa tenets of faith nila, kailangan po nilang kumuha ng pagbabasihan. Pero totoo ba ng Acts chapter 2 is all about speaking in tongue? At totoo ba ng speaking in tongue ay kasama sa baptism of the Holy Spirit? Now look at the scripture. They miss why the Holy Spirit enabled them to speak in other tongues. Yun yung na-miss out nila. Bakit sila in-enable ng Holy Spirit mag-speak in tongue? The main thing is not the speaking in other tongues, but the main thing is the birth of the church. Speaking in other tongues is only means to accomplish the main thing, which is the birth of the church. Remember the old adage? Keep the main thing. Because the main thing is to keep the main thing, the main thing. I want to say that again until you remember it. The main thing is to keep the main thing, the main thing. So when someone asks you, what is the main thing is to keep the main thing. And what is the main thing? The birth of the church. Not the speaking in tongue. I will show you the result of this incident. Then I will show you the means by which this result was accomplished. Fair enough. Papakita ko sa inyo muna yung naging resulta nung tagpong ito na naganap nung araw ng Pentecost. Tapos mamaya ng kaunti, ipapakita ko sa inyo kung paano na pangyari yung resulta na ito, para magkaroon tayo ng magandang larawan kung ano ang main thing. Is it the speaking in other tongues or is it the birth of the church?
because you have to keep the main thing, the main thing. So, we are going to see first the result. After the speaking in other tongues, anong naging resulta matapos silang mag-speaking in other tongues? Acts chapter 2 verse 41. Then, those who gladly received his word, the word that Apostle Peter preached, were baptized. And on that day, about 3,000 souls were added to them. Pagkatapos silang mag-speaking in tongue, nagsalita si Apostol Pedro at nangaral. In fact, napagkamalang mga lasing ang mga alagad. Gayong sabi ng mga tao, masyado pang maaga para uminom. Hindi lasing ang mga tao na ito. Pinaliwanag ni Pedro na ito po ay katuparan ng matandang hula ni Propeta Joel, kung saan ibubuo sa kanyang spirito at magsasalita ng iba't ibang wika, manghuhula at maraming kababalaghan na magaganap. Which naganap nga sa panahon ng iglesia. Anong naging resulta? Nangaral itong si Apostle Pedro. Ilan po ang naligtas ng araw na iyon? 3,000 na tao ang naligtas. Now look at verse 47. Acts 2:47. And the Lord added to the church daily those who were being saved. Pansinin niyo po, yung mga naligtas, idinadagdag sa iglesia. Hindi po pumapasok sa iglesia para maligtas. Ang inilalagay sa iglesia, yung ligtas na. Wala sa iglesia ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay na kay Jesus. Patapos kang maligtas, ilalagay ka sa iglesia. Ang tinutukoy na iglesia po rito ay ang iglesia universal, ang pangkalahatan, katawan ni Kristo sa kabuuan. Matapos maligtas, idinadagdag sa iglesia. Sa makatwid, ang main thing, ang main event ay hindi ang speaking in tongue. Yun po ay naging paraan upang maipanganak ang iglesia. Ang main event is the birth of the church. Hindi po ang speaking in tongue. Now, I will show you that speaking in other tongues is the means by which this main event was accomplished. Acts chapter 2, verse 4, following verses, we're going to look at the context. Pinakita ko sa inyo yung dulo. Ngayon, babalik tayo para makita natin kung anong nangyari. Hindi ba nakakapanood kayo ng mga movie ng opening scene ay kung ano nangyari ng dulo? Pagkatapos, bigla nang iaatras at ibabalik para ipakita sa inyo kung bakit nangyari yung dulo? Nakapanood na ba kayo ng mga movie katulad niyan? O hindi kayo nagpapapanood? I'm sure nakapanood na kayo ng ganyang movie, right? Yan ang ginawa ko sa inyo. Pinakita ko muna sa inyo yung dulo, na ang dulo na ipanganak ang church at ang mga naliligtas idinadagdag sa church, sapagkat itong ibig sabihin ng baptism ng Holy Spirit. Tapos atras tayo. Pakita ko sa inyo sa detalye kung anong nangyari sa Acts chapter 2. Let's read verse 4. All of them were filled with the Holy Spirit. How many of them were filled? All. Ang tinutukoy na all ay yung 120 people in the upper room. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues. Yung mga nag-speak in other tongues ay yung lang 120 people in the upper room, as the Spirit enabled them. So ang Holy Spirit ang nag-enable. Hindi po pastor, hindi bishop, hindi seminar. Makakabasa kayo seminar. How to speak in tongues. How to be baptized by the Holy Spirit
with the evidence of speaking in other tongues, attend the seminar. That is wrong. Hindi po napag-aaralan ng mag-speaking in tongue. Hindi po yan nasa seminar. Ang baptism ng Holy Spirit, hindi pwedeng is-seminar. At hindi pwedeng pag-aralan. Ito po'y hindi gawa ng church, hindi gawa ng pastor. Sinabi ko na sa inyo kanina, kaninong gawain ang baptism ng Holy Spirit? Sa Holy Spirit, y'all, obvious ba y'all? Baptism of the Holy Spirit. Gawain ng Holy Spirit. Hindi baptism of the bishop. Baptism of the pastor. Baptism of the church. Hindi. Whose baptism is this? The Holy Spirit. Now, look at verse 5. Now, they were staying in Jerusalem, God-fearing Jews from every nation under heaven. Yun yung context. Nung araw ng Pentecostes, maraming mga Hudyo na maka-Diyos ang nandoon sa Jerusalem, saan nang galing? From every nation under heaven. So, ibig sabihin, mga Hudyo ito, galing sa iba't ibang bansa, sila'y umuwi sa kanila pong bansa, umuwi sa Jerusalem, sapagkat may pista. Ano yung pista? Pentecost. Parang ikaw. Di ba umuwi ka sa inyo dahil may pista? Meron pong mga okasyon, merong reunion, nagtagpo-tagpo kayong mga magkakamag-anak, magkakaibigan, magkakakilala dahil mayroong malakihang okasyon. Ito rin, malakihang okasyon to sapagkat ito ang tinatawag na Feast of the Pentecost. Kaya yun ang context. Maraming tao, konti lang. Marami. Saan galing ang mga tao? Sa iba't ibang bansa. Obvious ba? Iba-iba salita? Tinatanong ko kayo, iba-iba ba ang salita ng mga Hudyo na nandito sa tagpo na ito? Bakit? Dahil galing sila sa iba't ibang bansa. Sa mga kadwid, hindi lang po isang salita. Maraming mga salita, maraming lingwahe na narito sa araw na ito. Look at verse 6. When they heard this sound, ano yung sound na tinutukoy? Yung binasa natin kanina sa verse 1 and 2. Yun pong ugong ng malakas na hangin. When they heard this sound, a crowd came together in bewilderment. Nagulat sila, namangha sila. Because each one heard them speaking in his own language. Gulat sila. Dahil yung mga tao na ito, nagsasalita ng mga salita nila. Nakakagulat. Paano nilang nagawa yan? Nagsasalita sila ng salita ng mga taong nanggaling sa iba't ibang bansa. Na hindi po ito ugong, hindi po ito bula-bula ng bibig, hindi po ito salita na hindi maintindihan, at walang gift of interpretation. Walang nag-interpret ng speaking in tongue. Naturally, naintindihan nila dahil yung kanilang in-speaking in tongue ay hindi po heavenly language, kundi human language. Nasusundan niyo po ang mga kabiyaya. Now, look at verse 7. Utterly amazed, they ask, the people there ask, are not all these men who are speaking Galileans? Di ba mga Galileans ang mga yan? Now, look at verse 8. Then, how is it that each of us hears them in his own native language? Nagulat, namangha, nalaglag ang panga, lumuwa ang mata. Ang sabi nila, anyari? Ano to? Ngayon lang ako nakakita nito. Bakit sila nagsalita ng iba't ibang wika, wika ng mga Hudyo na nandun galing sa iba't ibang mga bansa. Mga kapatid, keep on reading. Verse 9. Ito yung mga wika, ito yung mga bansa represented sa araw na yon. Just
It's just like United Nations. Nang araw na yun, nagtagpo-tagpo. Jews, God-fearing Jews from every nation under heaven, sabi sa Bible. Now, look at verse 9. Parthians, Medes, Elamites, residents of Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus, and Asia. May nanggaling sa Asia. Saan pa galing? Verse 10. Phrygia, Pamphylia, Egypt, and parts of Libya near Cyrene, and visitors from Rome. Maraming pinanggalingang mga bansa ang mga naroon sa pista na yon. Anong pista po yan? Pentecost. Both Jews and converts to Judaism. Yung mga Hudyo, mga kapatid, talagang sila po'y membro ng Judaism. Religion po ito ng mga Hudyo. Pero napansin nyo, hindi lang Jews, converts to Judaism. Ibig sabihin, kapag converts to Judaism, hindi ka physical at natural na Hudyo, pero ikaw ay naging kaanib na ng relihiyon ng mga Hudyo dahil na-convert ka sa Judaism. Naunawaan nyo, mga kabiyaya. So, hindi lang mga Hudyo, pati Gentil na na-convert sa Judaism ay nandoon. Cretans and Arabs. So, may mga Arabo at may mga Cretans na nandoon. Tingnan nyo kung ano narinig nila. We hear them declaring the wonders of God in our own tongues. Kaya ho sila nagsalita ng iba't ibang wika. Hindi po wikang makalangit, hindi po wika ng mga anghel, wika ng mga taong binibigkas dito sa mundo na ito nung panahong iyon, upang maunawaan ng mga Hudyo at pati mga converts sa Judaism galing sa iba't ibang mga bansa ang mensahe tungkol sa kahangahangang ginawa ng Diyos. Ano yun? Yun yung mensahe ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kahanga-hanga ang gawa ng Diyos. Kahanga-hanga po ba talaga? Tinatanong ko po kayo, kahanga-hanga po ba talaga? There is no other word for grace but amazing. That is why we say amazing grace. How sweet the sound. It saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. There is no other word for grace, but truly amazing. 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 Come on, give him praise, give him praise, give him praise. Woo! Shout praise the Lord. Ang ganito kagandang mensahe, mga kabiyaya, hindi maiintindihan kung isang lingwahe lang ang gagamitin para maiintindihan ng mga tao galing sa iba't ibang bansa. Sila po'y kinasihan ng Espiritu Santo. Hindi nila pinag-aralan ang mga lingwahe na ito, pero nabigkas nila sapagkat the Holy Spirit has enabled them to speak in other tongues. Because this is the day the church will be born. That is why the main thing is not the speaking in tongue. The main thing is the birth of the church. Because it was in this context that the Apostle Peter explained when he stood up, he preached the message of the cross, and 3,000 people got saved, and the church was born on this day. Listen up, my dear brothers and sisters. Makinig maigi. You can see this on your screen. Afterwards, the word church was used 19 times. The word churches was used
13 times in the book of Acts. While speaking in other tongues was only mentioned 3 times. Only in Acts chapter 2 verse 3. Acts chapter 10 verse 46. And Acts 19:6. Mga kapatid, you don't have to be genius to figure this out. 19 times the word church, 13 times the word churches, in contrast, only 3 times speaking in other tongues was mentioned. Sa literature, meron pong tinatawag na principle, the dominant theme principle. Ibig sabihin ng principle na ito, the repeated word or idea is the dominant theme of the book. Ibig sabihin, let's do the math. 19 plus 13 equals 22. Tama ba? Gumamit pa kayo ng calculator. 19 plus 13 equals 22. Is that correct? Correct. All right. Correct? 19 plus 13 equals 22. Is that correct? Wrong. I am just checking you. You see? When you do not think, you just easily accept it. Correct? You just easily accept it. Kanina ko pa binabanggit, 19 plus 13, 22. Sabi ng iba, amen. Now, I forcefully said that. Why? Because I want you to realize na mayroong mga nagtuturo, tinatanggap ito ng pikit mata ng iba. Kapag hindi ka nag-speaking in tongue, hindi ka baptized ng Holy Spirit, pikit matang tinanggap ito ng iba. Parang 19 plus 13 equals 22. Well, the truth is 19 plus 13 equals 32 times versus 3 times. Tell me honestly, what is the theme of the book of Acts? Is it speaking in tongue or the church? By the rule of what we call dominant theme, I suppose the theme is the church. Dahil yun ang maraming beses binanggit ng paulit-ulit. 19 times the church, 13 times churches. So anong team ng book of Acts? The church, not the speaking in tongue. Mga kapatid, pinalutang po ang speaking in tongue ng mga denomination and charismatic sapagkat this is just part of the tenets of their faith, but not the main teaching of the Bible. Baptism of the Holy Spirit is not about speaking in other tongues, but about the church. Again, now look at the definition. What is the baptism of the Holy Spirit? Can we read this out loud? Sit up straight para matatandaan natin. Ready? Look at the screen. What is the baptism of the Holy Spirit? At the count of 3. 1, 2, 3. It is the work of the Holy Spirit by which He places the believers into the body of Christ at the moment of salvation. Yan po ang baptism of the Holy Spirit. Gawain ng banal na espiritu, hindi ng pastor. Walang naglehan sa kanila. So hindi po nilelehan para matanggap ang baptism ng Holy Spirit. Hindi po. Hindi rin kailangan mag-speaking in tongue para mabaptize ng Holy Spirit. Kaya lang ho sila nag-speaking in tongue ay sapagkat
may pangangailangan. Dahil ng araw na ito, maraming mga Hudyo at mga Hintil converted sa Judaism na nanggaling saan? Iba't ibang bansa. Normally, iba't ibang lingwahe. Kaya kailangan ng iba't ibang wika. Naiintindihan na natin. Ngayon, look at the verse. 1 Corinthians 12:13. For we were all baptized by one spirit into one body, whether Jews or Greeks, slave or free, and we were all given the one spirit to drink. Now, having said this, lahat ng binanggit ko sa inyo kanina ay introduction pa lang. Na kung iniisip nyo na ako'y nagbibiro, mag-isip ka uli, hindi naman. Dahil gusto ko ibahagi sa inyo ang limang katotohanan tungkol sa baptism of the Holy Spirit that you will remember for the rest of your life, that baptism of the Holy Spirit has nothing to do with speaking in tongues. Nothing to do with speaking in other tongues. So let's begin. Baptism of the Holy Spirit. What is the baptism of the Holy Spirit? Number one, all believers are baptized by one Holy Spirit. Bautismado na. Ilan ang bautismado? Lahat. Nag-speaking in tongue man o hindi, saan mang denominasyon, simbahan, basta siya ay ligtas, tinanggap niya sa Jesucristo bilang Panginoon at sarili niyang tagapagligtas, automatic, siya po'y baptized na ng Holy Spirit. Now, look at the verse. You can see this on the side. 1 Corinthians 12:13. For we were all baptized by one Spirit into one body, whether Jews or Greeks, slave or free, we were all baptized. We were all given the one Spirit to drink. Pansinin niyo po ang mga salitang paulit-ulit. We, all, we, all. We, all. All, we. Remember? We all. Ilan yung all? Lahat. Sino yung we? So kasama ka ba sa all? Yes. Ikaw yung we. Tayo yung all. Kaya walang Kristiyano na hindi nabautismuhan ng Espiritu Santo. Amen. Sino yung tinutukoy na we and all? Jews and Greeks. Now look at the middle part. Whether Jews or Greeks. Nung araw ba ng Pentecost, meron bang mga Jews and Greeks sa araw na yon? Yes. Kaya kapag tumanggap kay Kristo, siya po'y bautismado ng Espiritu Santo dahil inilagay na siya sa katawan ni Kristo. Number two, baptism of the Holy Spirit has already happened. Nangyari na, hindi po mangyayari pa lang. Kaya nga, hinighlight ko kanina, nung bago siya umakyat, hiningahan niya ang mga alagad, sabi niya, receive the Holy Spirit. Tapos bago siya umakyat, sabi niya, in a few days, you will receive, you will be baptized by the Holy Spirit. Mangyayari pa lang, kahit hindi pa ipinapanganak in church. Dahil naipanganak na ang church nung Acts chapter 2, the moment a person got saved, automatic on the day of salvation, siya po'y baptized ng Holy Spirit. How do we know? Look at the verse. We were all baptized. How many were baptized? All. We were all baptized. Yung baptized po, nakasulat sa aorist tense. Past tense. We were all baptized. Bautismado na, hindi pa. Sa mga tuwid, hindi to second experience na matatanggap mo after you got saved.
Ito po mga kabatid, ay nangyari na. The moment you got saved, you are placed into the body of Christ. So hindi po ito nilulook forward na mangyayari pa lang patapos mong maligtas. Ito po'y kasabay na nangyari nung ikaw ay maligtas. Ikaw ay naging bahagi ng katawan ni Kristo. Can you say amen? Amen. Number 3. The Holy Spirit is the baptizer. The Holy Spirit is the baptizer. Not the pastor, not the bishop, not the church. Not through seminar, not even through whisper. Lalo na careless whisper. Now look at the verse. 1 Corinthians 13. For we were all baptized. How? Now look at the verse. Everybody look at the verse. For we were all baptized by who? One Spirit. Sino yung one Spirit? The Holy Spirit. So it is by the Holy Spirit. So the Holy Spirit is the baptizer. Maliwanag po mga kabiyaya. Hindi pastor, hindi obispo, hindi simbahan. Number 3, the Holy Spirit is the baptizer. Number 4, the Holy Spirit places us into the body of Christ. That is the baptism of the Holy Spirit. The Holy Spirit places us into, papasok, into the body of Christ. Now look at the verse. 1 Corinthians 13, for we were all baptized by one Spirit. Look at the next line, into one body. Have you noticed? One Spirit, one body. The one body here refers to the church. Not churches. Merong universal at merong local. Yung churches, local churches yon. Hindi ka doon inilalagay. Primarily, inilalagay ka muna doon sa the body, the church, the universal. Kakailanganin mo ng local churches sapagkat dito mai-involve ka so you can serve the Lord. Hindi mo kailangan ng local church para ma-save. Ikaw ay saved na, inilagay ka sa universal church ng Holy Spirit, tapos ilalagay ka rin sa local church para magkaroon ka ng avenue by which you can employ yourself into the service of the kingdom. Para makakapaglingkod ka, may paglalagyan ka ng offering mo, may mapaglalaanan ka ng talino, talento, husay, galing. Magiging kasama ka ng mga pangkat na gumagawa ng misyon upang yung kaloob mo ay magamit mo sa paglilingkod. Can you say amen? Into one body. This is the placement into the body. Now look at the verse. Acts chapter 2 verse 47. The Lord added to the church. The Lord added to the church daily those who are being saved. Sino ang idinadagdag ng Panginoon sa iglesia? Yung ligtas na o maliligtas pa lang? Sino ang idinadagdag sa iglesia? Ligtas na o maliligtas pa lang? Sa makatwid, ang iglesia ay hindi po paraan ng kaligtasan. So yung teaching, sumapi sa iglesia para maligtas, mali. Hindi ka sumasapi sa iglesia. Inilalagay ka ng Panginoon sa iglesia. Kailan? Pagkatapos mong maligtas. Sapagkat dito sa iglesia, magiging kasama mo ang mga mananampalataya na maglilingkod sa Panginoon. Can you say amen? Sinong idinadagdag? Ligtas na, hindi pa. Saan idinadagdag yung ligtas na? Sa iglesia. Sa makatwid, hindi yan gawa ng tao, pastor o obispo. Gawa yan ng Panginoon. Gawa yan ng Banal na Espiritu. Inilalagay ka sa katawan.
gaano kadalas ito nangyayari? Araw-araw. Tanong ko lang, araw-araw ba may naliligtas? Lalo sa panahon ng ating makabagong panahon, sa pamagitan po ng social media platform, sa pamagitan ng mga videos, sa pamagitan ng mga broadcast, sa pamagitan ng mga articles, mga postings natin na nakikita ng mga tao at nakakaroon po ng opportunity ang mga tao to receive the wonderful salvation that God has for all of us. Can you say amen? Number five, the Holy Spirit indwells how many believers? All believers. Lahat ng mananampalataya ay tinatahanan ng Espiritu Santo. Maliwanag po yan. 1 Corinthians 13. Look at the last line there. For we were all baptized by one Spirit into one body, whether Jews or Greeks, slave or free, and we were all given the one Spirit to drink. We were, past tense, given, binigay na, hindi pa. Mahinang sagot nyo, binigay na, hindi pa. We were given, ibibigay pa lang o naibigay na? Nasa iyo na ang Holy Spirit. Inilagay ka na ng Holy Spirit sa katawan ni Kristo. At ikaw ay tinatahanan ng Espiritu Santo. Now look at the verse. 1 Corinthians 3:16. Do you not know that you are the temple of God and the Spirit of God, referring to the Holy Spirit, dwells in you? Present tense, dwells in you. Kailan? Ngayon. Nasa iyo ang Holy Spirit. Ngayon. Dwells in you. 1 Corinthians 6:19. Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you? Present tense, who is in you? My question, who is in you? The Holy Spirit who is in you. The Holy Spirit who dwells in you. My question is, gaano katagal siya mananatili sa atin? Now, look at the verse, John 14:16. I will ask the Father, and He will give you another counselor, referring to the Holy Spirit, to be with you for how long? Forever. Mahina ang inyong sagot sa napakalakas na pahayag. Gaano katagal mananatili ang Holy Spirit for how long? Forever. So, totoo na may forever. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, mayroong forever. Anong sabi ng katabi mo? Tayo ba? Mga kabiyaya, kung hindi man siya, forever tayo sa Panginoon, magpakailan-kailan pa man. Hallelujah! 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 Come on, make a joyful noise. Get excited, church. Amen. Amen. Now, let's see them all. Let's see them all. This is the touchdown. Pasin your seatbelt. This is the touchdown. Basahin natin malakas, sabay-sabay. Ibig ko sabihin, sabay-sabay at malakas. Umupo ng maayos. Isuot ang sinturong pangkaligtasan. Baptism of the Holy Spirit. Ready? Number one. All believers are baptized by one Holy Spirit. Number two. Baptism of the Holy Spirit has already happened. Number three. The Holy Spirit is the baptizer. Number four. The Holy Spirit is the body of Christ. And number five. Very, very good. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. All believers are baptized by the Holy Spirit into the one body of Christ. Let's read this out loud together at the count of three. One, two, three. All believers are baptized by the Holy Spirit into one body of Christ. How many body? One.
How many spirit? One. Only one Holy Spirit. Only one body. And all of us are placed into this beautiful body of Christ. Now, what is the life application? I'll show you the life application. Ephesians chapter 4 verse 16. From Him, referring to Christ, the whole body, referring to the church, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love. And please tell me how this will happen. As each part does its work. Are you part of the body? Yes. Ang ibang katawan ay merong iba't ibang parte? Yes. Ang bawat parte ba ay may gawain? Yes. If you are part of the body, merong kang gawain. The body grows as each part does its work. So my question as I close, do you know your part in the body? Are you doing your part in the body? If you can answer these two questions honestly from your heart, then you will begin to enjoy your being part of the body of Christ. And thanks to the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. The big idea is, in Christ, I am an active part of the body. What is the big idea? In Christ, I am an active part of the body. You're not just part of the body, you are active part of the body. Can you say amen? Amen. 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 Of course, we do not want to end the broadcast without giving you, who are watching this broadcast, the opportunity to receive Jesus today and be part of this beautiful body of Christ. So you can say from your heart that in Christ, I am an active part of the body. Receive Jesus today and be saved. So if you want to receive Jesus, now is the day of salvation. Tomorrow may be too late. Today, you are not hearing this broadcast by accident. This is by God's divine appointment. Today is the day of your salvation. Kung nais mong tanggapin na penungso sa iyong puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, taas mo ang iyong dalawang kamay at sumunod ka sa panalangin ng pagtanggap. Lahat po ng narito sa bulwagang ito, samahan po natin ang ating mga panauhin at manalangin po tayo ng pagtanggap. Taas natin ang ating dalawang kamay. Everybody, lift up your two hands to the Lord and let us pray. Manalangin tayo ng pagtanggap. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Tinataas ko po sa ngarapan ang sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon. Salamat po, pinatawad mo na ang kanilang kasalanan, isinulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, at ginawa mo silang bahagi na ng iyong magandang katawan, ang katawan ni Kristo, magpakailan-kailan pa man. Maraming salamat. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, tayong lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Praise God. Praise God. Kung tinanggap mo ang Panginoong Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, binabati ka namin mula dito sa EMI. We would like to say, welcome to the family of God! Palakpakan si Lord! Welcome! 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 Congratulations are in order.
welcome to the beautiful family of God. Can you say amen? Amen. Of course, dumako tayo sa gawain ng ating banal na komunyon. Kunin niyo po ang inyong communion elements, mga nanonood sa broadcast, and let's do this together. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyariang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpirapiraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpirapiraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos maghapunan ay kanyang inawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Atin po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod tayo sa panalangin ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking idinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po. Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan, sa mensahe ng biyaya, sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Isang beses pa, malakas, sabay-sabay. Ano po ang ating big idea? In Christ, I am an active part of the body. One more time. Are you in Christ? Yes. You are part, not only part, an active part of the body of Christ. What a beautiful, beautiful truth. Can you say amen? Amen. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purpley on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emi, kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community at EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcement. Stay blessed. Stay connected. Always remember, in Christ, you are... Charito! Thank you.
Thank you.